Magandang magandang umaga muli mga commissions. Na-miss ko po kayo at alam ko na na-miss nyo rin ang inyong lingkod dito sa usapang pangkalusugan. At ngayong umaga, salamat sa Panginoon sapagkat binigyan muli tayo ng pagkakataon para po makapagbigay ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga usaping dental sa bawat isa po sa atin. Kaya kung kayo po ay nakikinig ngayon, halika po, samahan niyo po ang iyong lingkod, Dr. Darwin P. Gaba, dito lamang sa usapang pangkalusugan at alam ko na mag-i-enjoy po tayo within 30 minutes po na tayo ay mag-uusap-usap ngayong umaga. At salamat din sa Panginoon dahil lahat po tayo alam ko na nakangiti. Lagi kong paalala sa bawat isa sa atin na ang ngiti ay isa po sa pinakamalaking treasure na ating maging karakter. Kasi kapag nakangiti po tayo, bagamat yung iba walang ngipin kung sakali man, kaya magpangipin po kayo pagka kayo po ay bungi para mas magandang tingnan po ang ating facial profile pagka meron tayong mga ngipin. At kapag lagi po tayo nakangiti, nagpapahiwatig po na ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin sapagkat sa kabila ng lahat ng ating mga nararanasan, nandun pa rin yung kaligayahan na dulot ng ating Panginoon sa ating mga puso. Okay, so sa umagang ito, pag-uusapan po natin ang isang napakahalagang topic tungkol sa dental health or oral health. Ito po yung tinatawag nilang orthodontics. Yan po, kapag po yan ay hindi familiar sa inyo, dahil yan po ay term na ginagamit sa aming practice, yan po ang tinatawag nilang braces. Ano po? So, kapag ka po kayo ay nakarinig ng braces, yan po ay isang branch ng dentistry na tinatawag po nating orthodontics. So, handa na po ba kayo mga commissions? Yung ating pong mga kababayan dyan na nasa far flung, no, bagamat po sa inyo ay maaring hindi familiar itong braces or orthodontics na ito, pero mahalaga rin po na malaman natin at alam natin kung bakit ginagawa at alam din natin kung ano yung mga hindi dapat mangyari pagdating po sa braces po na ito. Kaya kahit po kayo ay hindi maaring hindi mag-braces, ay malaman po ninyo kung bakit po naimbento o naaral itong bagay na ito para sa kapakanan po ng ating mga future generations po tungkol sa bagay po na ito. So, orthodontics, mag-start po tayo. Ayan. Orthodontics o tinatawag na braces, yan pong pinaka-familiar po na pangalan niya yung braces. So, pag nakita niyo po yung nasa larawan, kapag po kayo ay nasa sa FB page, live ng DZMR, dito sa 1143 ay makikita nyo po meron pong naka-braces na pasyente po dyan. So, orthodontics is about braces. Ano nga ba itong orthodontics na ito? What is orthodontics, ika nga? Tingnan po natin kung ano yung ibig sabihin po ng orthodontics na ito. Interesting topic po ito, kaya dapat po ay kung meron po kayong time na mapanood ito at mabalikan, balikan po natin at pwede kayo magbigay ng mga katanungan after ng aking presentation para masagot din po namin pag nakita namin sa chat box ng ating page. Okay, ang orthodontics, pagka po dinefine natin, is a specialist branch of dentistry. The term orthodontics can be broken down into two Greek words. Ayan, dalawang Greek words po ang involved dyan. Yung orthos, ibig sabihin, kunana dito ay, sa Ilocano, mga Ilocano na kasama ko, o katulad kong Ilocano dyan, meaning is straight or correct. So, to straight or correct. And then, dontics, it means the teeth. So, orthodontics, it means, it describes the practice of straightening misaligned teeth or malocclusion. So, ang orthodontics po ay specialized study or branch ng dentistry na ang kanyang adhikain o ang kanyang goal ay ma-straight ang isang misaligned teeth or malocclusion. So yun lang po ang parang pinakaano po niya. No, napakabuti po ng Diyos na may mga tao na nag-aral at nagpasimula nito kasi
maaari sigurong nakita rin ng Panginoon na pagdating ng panahon ay kakailanganin yung wisdom na ganito or tong mga nauna natin, yung mga father of orthodontics, yung mga nag-aral tungkol dito ay nakita nila na in the future, maaaring ganito ang magiging problema ng karamihan ng mga tao na involved ay ito pong dental natin. Okay, so ganyan po. Alimbawa po ay nakita nyo yan. So crowded po siya, may high canine po siya at parang wala na siyang space na pupuntahan. Ano? So yan po yung mga klase ng ganyan na mga problems ay kaya pong ayusin niya ng orthodontics or braces. Kaya bawat isa po sa atin ay ma-inform na kapag ka ang ating mga anak ay may mga ganitong cases, no? May parang sungki at minsan parang natitempo tayo na dahil pangit silang ngumiti, pangit silang tingnan, especially sa mga parents ay parang gusto nilang ipabunot sa dentist or mismo yung pasyente gusto niyang ipabunot yung kanyang ngipin kasi nga pangit po ang kanyang smile. So take note, ano po, you consult your dentist first, ipatingin kung maaari ba itong maayos. At yan po ay maaari pong maayos yan. Kaya wag po tayo magmadali na parang gusto agad natin ay mabunot yung mga ngipin po natin na ganyan. So, i-discuss po ng orthodontics natin kung ano po yung mga gagawin dyan. Kaya maging patient po tayo, no? Pagka ang anak po natin, crowded ang kanyang ngipin. So, wait for the right time na pwede na siyang magpa-ortho, magpa-braces para sa ganun maayos po siya. Wag po natin siyang ipapabunot kasi sayang po at kapag nagbunot na ho tayo ay malamang mahirap na po siyang i-ortho doon sa kanyang tamang alignment kasi mawawalan na po siya ng set of teeth pag gaganon po yung nangyari. Tunghayan po natin kung paano po nagsimula ang orthodontics na ito. In 1900, imagine po natin, mahigit 1,000 taon na, no? He founded the first school in the world devoted to specialty training in orthodontics. The Angle School of Orthodontia in St. Louis, Missouri. Over the next 30 years, the Angle School moved from St. Louis to New York City to New London, Connecticut, and finally to Pasadena, California. So, nag-evolve po ito 1900. Meron po yung kinikilala po namin dito na si Edward Angle, no? He is the father of modern orthodontics. So, napaka-blessed po tayo na may binigyan ng talino ang ating Panginoon para aralin niya nung mga panahon na yon upang sa ganun ay mapakinabangan natin sa mga future generations. Just imagine, no, pag wala naka-discover ng ganyan, so mananatili na yung mga crowding natin mga ngipin or yung malocclusion po natin ay hindi po siya maaayos. So napakalaking tulong po. Kagaya po ng mga iba na naka-imbento ng sari-sari, no? Si Thomas Edison, yung about sa light. So, noon pa man, may mga taong nagpagod na, na talagang sabi nila, magiging posible ito, magiging posible ito. So, kung walang nag-discover ng ilaw, ng electricity, wala sana tayong pinakikinabangan ngayon. Yung mga future generations na rin. It's because of them. Those people who have given the knowledge, wisdom given by God to them na aralin ang mga bagay na yun ay napakalaking tulong po sa mga future generations like Dr. Edward Angle. So ito po yung tinaguri ang father of modern orthodontics. Siya yung nag-aral, siya yung nagturo hanggang sa nag-spread out itong bagay na ito at hanggang ngayon ay pinakikinabangan po ng madami. So kapag po ang ating mga ngipin ay crowding, meron ng paraan, no? Meron ng paraan para maiayos to have a beautiful and good smile niya. Dahilan po 'yan sa orthodontics or braces. Ngayon, tingnan po natin kung ano yung dapat mangyari before po na mag-braces ang isang pasyente. So, bawat isa po sa atin na nakikinig ngayon, ito po ay mga advice po galing po sa inyong lingkod kung ano yung proper, kung ano yung tama na dapat gawin before po ang ating mga anak, before po tayo ay magkaroon ng orthodontics braces or yung appliance na nailalagay sa ating mga bibig, ito nga pong braces. So unang-una, ang ginagawa po namin, if you follow the procedure right, magkakaroon muna ng oral rehabilitation. Ang ibig sabihin nun, kapag po
ang ngipin natin ay madumi, yan, magkakaroon po muna ng oral prophylaxis. Siyempre, lilinisin po ng dentist yan para sa ganon. Bago ilagay yung braces po natin, ay malinis po ang ating mga ngipin. So, tandaan po natin ha, kapag po nagpa-braces kayo, i-recommend ng dentist na i-oral rehab po ang bawat isa sa inyo kung sino yung magpapa-braces. Ngayon, kung minsan, ay ilalagay na lang na walang gagawin na paglinis, pagpasta, eh ano po, medyo mag-ano po tayo, mag-precaution po tayo kasi dapat po, kahit po gumastos po tayo ng medyo malaki, ang correct procedure po niyan, kailangan po lilinisin muna ng dentist yan and syempre i-re-restore namin. Papastahan namin yung mga sirang ngipin. Nakita niyo po yung sa slide. So may sira, may pasta. Lahat ng mga ngipin na involved na merong sira ay kailangan pastahan, i-rehab ng dentist upang sa ganon, pagdating ng ortho treatment ay hindi po magkakaroon ng problema. So mamaya, i-discuss ko po mamaya kung ano yung hindi maganda na ginagawa sa orthodontics ngayon. Pero I'm sharing you the lecture first kung ano yung tama, kung ano yung proper, kung ano yung maayos na paggawa sa mga pasyente ng braces. Tunghayan po natin itong procedures. Ayan po, yung procedures na ginagawa ng isang dentist para sa paglalagay ng braces. Hi, I'm Dr. Vishal Sharma from Oral Orthodontics. Today we're going to walk you through a typical bonding appointment. This way you have a much better idea of what it's like when you actually get your braces on. So enjoy the video! First, I'd like you to notice that our patient has a cheek retractor in her mouth. The cheek retractor is to make sure that the cheeks stay away from the teeth, giving us a good visual and making sure that saliva doesn't contaminate the surface. Here we are placing a special solution on our patient's teeth, which helps to lightly roughen the surface. This makes sure that the glue can penetrate the surface of the teeth and braces stay on nice and hard. After 20 to 30 seconds, we make sure to wash away all the solution. Once the surface of the teeth are dry, we can apply a special conditioner which helps the glue stick to the teeth. Next, I apply the braces one by one. The braces already have the glue on them, so it's very important to remove any excess glue. Once the brace is in the perfect position, it's important to use a special light which hardens the glue. The glue is light sensitive and also moisture sensitive. If any moisture gets on the glue, it will make sure that the braces do not stick on properly. Once I make sure that the conditioner has penetrated the surface of the teeth, it's important to give it a light air dry to make sure that everything remains perfectly dry. Again, we apply the braces one by one. You'll also notice that our patient has a tube going into her mouth, making sure that no extra saliva stays in there. You'll also notice that our patient has safety goggles on at all times to protect her eyes. Again, it's very important to make sure that the braces are in the perfect position.
we just lightly dry the surface to remove any surface moisture. And again, we use a special light to make sure that the glue hardens. After all the braces have been placed, it's time for the wire. First, we place the wire in the back teeth. Once the wire has been secured inside the back braces, this is when you get to select your color. In this case, our patient selected blue. At Aura Ortho, we have several colors to choose from, including neon green, gold, silver. Some popular combinations of colors include blue and green for the Canucks and black and yellow. When we apply the color ties, you'll feel a little bit of pressure on the surface of the tooth. Again, it's important to make sure that the wire is inside all of the braces. The rubber ties make sure to keep the wire inside the brace throughout your treatment. The whole process takes about 20 to 30 minutes, and ta-da, we're all done. Ayan po, nakita po natin yung proper way para ilagay po yung braces sa ating mga bibig. So kung hindi po nag-a-align doon sa nakita niyo po sa video, like kung ang gagawin ay yung susunod kong i-discuss ngayon na DIY braces, ay huwag po tayong magmamadali. Kahit po napaka mura lang yung sisingilin sa atin, pero hindi naman maayos, ay danger po sa health natin. So pag nakita nyo si slide, nakita nyo po dito, meron isang case na crowding po yung taas and deep bite. So nakita nyo po yung pag-ayos, ano, ganyan po yung proseso. Before and after po niya, yan. May sungke, naayos siya, umayos yung kanyang bite, maayos po ang kanyang naging result. Ngayon, dito po sa do-it-yourself braces, a big no sa aming mga dentists. We are campaigning against those mga nagbibigay ng ano ng ganitong servisyo na hindi po safe. Yan po, tingnan po natin. Yung DIY braces, it's not safe and should never be used. While it may be tempting and easy to brush off the dentist recommendations that you do not try them, there are some serious reasons why you should not. Yeah? You risk permanent damage to your teeth. Isa pong paalala sa bawat isa po sa atin, no? Kung may mga nag-o-offer po ng mga DIY braces, agad-agad po na pwede nyong isumbong sa amin para mapaalalahanan po yung mga taong nagagawa nito, kasi bawal po yan. Hindi po sila licensed to do it and it's dangerous to the health of the patient. Ayan, nakita niyo po sa slide. Yan po. Halimbawa po ay pinagawa niyo sa do-it-yourself braces at kung ano-ano yung nilagay nila, kasi hindi naman po nila alam yung concept ng paggawa ng ganitong paglagay ng ganitong appliance sa patient or yung braces na yan, ay magkakasira-sira po yung mga ngipin po natin. So, hindi po siya safe, ano? Maaring singiling kayo na napakamura pero masisira naman po yung mga ngipin natin. And it's not good na tangkilikin po natin. Kaya po minsan may mga ganitong DIY braces kasi tinatangkilik po ng iba dahil mura po silang magbigay ng kanilang charge pero hindi nila alam yung outcome. Pagkatapos po niyan, isisik din nila yung health ng talagang dentist kasi sila, kami pong nakakaalam kung ano yung dapat gawin sa ating mga ngipin, sa ating mga pasyente. So please lang po, no, I would like to use this platform na magbigay ng paalala against illegal practitioner, yung mga hindi po licensed na dentist na gumagawa ng DIY braces, ay huwag po natin silang tangkilikin. At kung maaari, isumbong sila sa kinauukulan upang sa ganun, mabigyan po namin ng reminder ang mga tao na ito na hindi dapat nilang gawin. And it is punishable by law under 9484, no? RA 9484, ang aming dental law. Okay? Yan.
Nakita niyo po yung epekto ng DIY braces, napakapangit po. So, wag po nating i-release sa mga magulang kung kayo po ay nakikinig ngayon, ya, nagitinagan na kang dingdingag. Pag yung mga anak po niyo ay nagmamadali silang magpa-braces, nakabalita sila nang may naglalagay ng braces na mura lang, huwag natin po silang papayagan kasi po sila rin po ang masisiraan ng kanilang oral health. Hindi po alam ng mga nagdi-DIY yung concept ng braces. Hindi po sila nag-aral. Hindi po nila alam kung ano yung proper way of putting the bracket in the teeth. So hindi po dapat sila tangkilikin. Please lang po, nakikiusap po ako sa mga lahat ng nakikinig. Pagdating po sa braces, pumunta tayo sa legit na dentist na nag-aral sa paglalagay po ng braces. Ayan, maging sa aming kampanya sa Isabela Quirino Dental Chapter at ang Philippine Dental Association mismo ay pinamamanhik po namin sa madla na huwag po tangkilikin sa mga huwag po sa peking dentista. No? Huwag nating tangkilikin ang mga nagde-dentista na hindi naman sila dentista. So, kapag po kayo pumasok sa isang clinic, makikita niyo po yung license ng dentist na nandoon. Pag wala po kayo makitang license ng dentist or hindi nila mapapatunayan na sila ay licensed, it means po illegal practice. Ang pinaka-worst po dyan, yung mga walang clinic, yung mga nasa bahay-bahay lang na doon nilalagay yung mga braces na yan or doon sila gumagawa ng any dental procedure, it's illegal. At hindi po sila allowed na gumawa nito. And illegal practice of dentistry, no? May multa yan na 200,000 to 500,000 at 2 years na imprisonment kapag ka po napatunayan na sila po ay talagang lumabag sa batas po na ito. Okay, so sana po ang bawat isa po sa atin ay naliwanagan tungkol sa braces po na ito. Tumingin po tayo ng ating dentist na nagpa-practice talaga ng orthodontics upang sa ganun hindi po mapamali ang treatment sa atin. At higit sa lahat, huwag po nating tangkilikin ang mga illegal na practitioner like DIY braces at napakadelikado po yan. Maganda po ang magpa-braces kasi ina-align po yung mga sungking ngipin. Yung iba po namang mga kabataan ay ginagawang status symbol ito. Dahil pag naka-braces ka, parang in ka. Pero ang pinaka-main purpose po kung bakit nag-braces po ang isang tao ay to align the malpositioned teeth or mal-occluded teeth. So yun lang po ang kanilang purpose. Bagamat, most of the time, tayo po ay hindi talaga align ang mga ngipin. Kaya yung iba, kahit konti lang yung misalignment, nagbo-braces po sila. At pangalawa nun, syempre, gusto nila naka-braces sila. Pero ang advice po namin sa Isabela Quirino Dental Chapter at kapwa ko mga dentista ay pumunta lamang sa mga dentista na legal at talagang nag-aral para maglagay po ng braces upang sa ganon, tama po ang procedure o proseso na ibibigay po sa ating mga pasyente. Ayan, so bilang isang paalala, kami mga dentista ay nangangako na ma-inspire ang aming mga pasyente na tingnan ang kanilang mga oral health, no? And sa mga pasyente po, sa bawat isa pong nakikinig sa atin, make time to go to the dentist. Huwag po tayong matakot. Kung gusto niyo po magpa-consult ng free, ay pwede niyong i-comment po dito at may mga tatanungin po kayo at sasagutin po namin sa abot ng aming makakaya. But then if you have problems on your mouth, go directly to your dentist sa mga kakilalo niyo po na mga dentista upang magpa-check para po maagapan ang lahat ng mga concerns natin sa ating dental health or oral health. So dahil dyan, ang aking paalala po sa bawat isa ay you visit your dentist regularly sapagkat sila po ang nakakaalam ng best para sa ating kalusugan. Muli po, ito pong yung lingkod, si Dr. Darwin P. Gaba, nagpapaalala na ang ating kalusugan ay napakahalaga, ang ating ngiti ay napakahalaga, ang ating pangkalusugan sa oral health natin ay nagde-determine ng ating kalusugan sa buong katawan sapagkat dyan po ginagamit natin ang ating mga ngipin sa pagkain, pag-smile, pag-nguya, at marami pa pong iba. Kaya sana po, sa susunod po muli na huling Sabado ng buwan ay maging excited po tayo sa panibagong topic na pwede pong i-discuss ng inyong lingkod upang sa ganun ay magkaroon tayo ng mga dagdag kaalaman sa ating oral health.
Kaya muli, ang inyong lingkod ay nagpapasalamat sa pagsama sa akin sa loob ng 30 minutes o mahigit. Dahil po nasarapan ang ating lecture, kaya nais ko pong mag-iwan ng isang word muli na ang ating ginagawa po dito sa usapang pangkalusugan ay sa Diyos lamang ang papuri. God bless and see you soon, or pakinggan nyo muli ang programang ito sa susunod na buwan sa huling Sabado ng December. Maraming salamat and God bless us all.